corporate world is a different ballgame. Now let me make this clear to everyone. There's only one position for one candidate. So let me give you a situation. Imagine our investors and customers are losing confidence in us, and we're running on a loss. What would you do to resolve it? I'm impressed with all of your answers. I will announce the results as soon as possible. Congratulations and good luck. Alam ko na. Crab mentality. Sa Tagalog, utak, talangka. Likas na ang ganitong klase ng pag-iisip sa mga Pilipino. Imbes na tulungan, suportahan at maging masaya para sa kapwa, pilit pang ginagawa ang lahat, mapigilan lamang ang pag-unlad ng iba. Paano nga ba nagsimula ang crab mentality? Ayon kay Gerald Abergos, isang sociologist, nagsimula ang ganitong klaseng kaisipan nang sakupin tayo ng mga dayuhan, partikular na ang mga Kastila. 16 nang magsimulang akuin ng mga Espanyol ang mga lupa sa ating bansa at ipamigay ang iba sa mga ito sa mga ilustrados o mga Pilipinong mayaman na malalapit sa kanila. Nakadepende din sa mga Kastila kung sino ang uupo sa mga posisyon sa gobyerno. Katulad ng sistema ng pagbibigay ng mga lupa, mga ilustrados lamang din ang nakakaupo bilang gobernadorcillos, alcaldes, tenientes del barrio at iba pa. Dahil sa sistemang pinairal ng mga Kastila, naging mahirap para sa mga Indio o mga Pilipinong mahirap ang pag-unlad. Bunsod nito, kinailangan nilang magsiraan at manghatak ng ibang tao paibaba para umangat. Ilang taon na ang lumipas pero patuloy pa rin nating pinairal ang crab mentality. Dumating na ang mga Amerikano at mga Hapon pero tila hindi na nawala sa ating personalidad ang ganitong klase ng pag-iisip. Kaya naman hanggang ngayon, nadadala pa rin natin ang crab mentality kahit saan. Sa paaralan, sa trabaho, at sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ayon kay Professor Felipe Jocano, isang anthropologist, nakaugat ito sa pagiging social creatures ng mga Pinoy. Napaka-importante para sa ating mga Pilipino ang konsepto ng kapwa o ang pag-iisip na ang dugo mo ay nananalaytay sa dugo ko at ang akin naman ay nananalaytay sa iyo. Ibig sabihin, may obligasyon tayong tulungan ang mga malapit sa atin at isama sila sa pag-angat natin sa buhay. Paglilinaw ni Jocano, sa katunayan, ang kapit-alimango ay hindi naman talaga tungkol sa hatakan ng mga tao paibaba, kundi tungkol sa sigaw ng damdaming Pilipino na nagsasabing walang iwanan anuman ang mangyaring.